Yan kaya pala yung mga ginagamit ko. Ito mga pangalso yan eh. Ito yung pang pansungkit. Yun naman yung pansikwat. At kailangan may tuntungan. Oh my God. What the wonder. Merong isang dumating na sasakyan namin. Ang nasa job request, service, aircon, at alignment daw. Kaya check muna. Sa 36,000 yung due for service niya. Yan, lumampas na nga 751. Okay na yung service nito. Ang isusunod ko naman yung sa aircon. Napakarumi dito sa maya harapan. No? Punong-puno ng mga damo. Tatanggalin ko itong part na ito para malinisan yung ano yung sa may radiator. Punong-puno kasi ng mga damo. Ayan o. Hindi talaga makakaraan ng hangin yan pagka ganyan. Kaya kailangan yan, linisan talaga. Kailangan kasi dyan sa condenser, nakakaraan ng hangin. Ayan na yung mga natanggal ko. Pero hindi pa lahat yan. Marami pang nandito sa may condenser. Ayan. Okay na yan. Kahit hindi 100% na malinis, mga sabihin natin mga 85%. Okay na rin yan. Ganyang karami na ako akong dumi. Napakarami. Okay na. Dito kasi sa harapan ng radiator, nandyan yung AC condenser. Kaya pag hindi nakakaraan ng hangin dyan, pag uminit yan, hindi rin gagana yung AC talaga. Kaya kasama yan sa mga chinecheck kapag kayo mga hindi maganda yung lamig. Ang isa pa nga palang complaint dito sa sasakyan na to, alignment daw. Napansin ko naman itong gulong. Hindi maikot. Tingnan na natin sa kabila. Pagka ganyan, kakabig talaga yan. At pwedeng alin sa dalawa yung problema niyan. Yung bearing sa loob, yung wheel bearing, o kaya naman yung brake caliper, baka stuck yung piston. Kaya tatanggalin ko muna itong caliper niya. Pag umikot, sa piston lang ang problema. Pagka hindi pa rin umikot, ang problema niyan, yung bearing na. Pero kahit nga pala caliper lang yung problema niyan, obligado akong buksan na rin yan. Dahil pinasok na ng tubig sa loob yan. Ayan, tubig. Kaya kailangan talaga buksan na rin yan. Dahil sigurado may problema na rin. Natanggal ko na yung brake pad niyan. Umiikot na. So, ang ibig sabihin, ito, kailangan buksan ulit niya. Pero, kailangan buksan ko rin ito eh. Dahil pinasok nga ng tubig. Ayan ang nangyari oh. Pinasok ng tubig.
Ayun, may tumutulo pa. Yung grasa naging putik na yun. Madalas kasi nalulusong sa tubig kaya nagkakaganyan eh. At meron pa palang isang problema. Kulang ng tornilyo dito. Dating putol. Kailangan matanggal din yan. Winweldingan ko. Hindi naman ako expert sa welding pero may diskarte naman dyan eh. Ang ginagawa ko, ginagamitan ko ng flat washer. Doon ko itinatapat sa may butas ng flat washer yung we-weldingan. At pag na-welding na yung flat washer doon sa may naputol, saka ko nilalagyan ng tornilyo para naman pihitan. Ganun lang yung ginagawa ko, effective naman. Mainit. Ganyan yun, no? May flat washer. Pag sumable kasi yung tutok ng welding rod, problema lalo yun eh. Pag na-welding yung tornilyo, lalo ng malaking problema. Ayan, okay na yan. Ang matrabaho dito, yung paglilinis. Ang dumi kasi oh. Itong kabilang side, stuck din ng knuckle bearing. Ayan, oh, matigas. Matigas pihitin. Bubuksan ko na rin to. May nangabala pa. Yung ginamit nilang sasakyan, may sinerbisan kasi silang yung isang generator sa UN Power. Pagbalik nila dito, nailak nung mekaniko yung susi doon sa loob ng sasakyan. Tinawag ako ni James. Kunin ko lang yung pambukas. Ito yung ginagamit kong pambukas ng mga pinto. Yan nga pala yung mga ginagamit ko. Ito mga pangalso yan eh. Ito yung pang pansungkit. Ito naman yung pansikwat. At kailangan may tuntungan. Alif. Oh my God. What the wonder. Karena pera. International mechanic. Okay. You are international, right? Where is the key? Take the key. Good luck it again. No, I'm not the one who love it. Yan nga pala yung trabaho ko kahapon. Hindi ko na natapos yung ginagawa ko dahil nag-time na eh. Pero yung gagawin naman na yun, madali lang yun. Ang pinoproblema lang namin sa mga ganyan, yung paglilinis. Mas matagal yung paglilinis kaysa doon sa pagkakabit-kabit ng mga pyesa na yan. At yan lang po muna sa ngayon mga kabayan. Sana nagustuhan nyo rin yung video kahit na automotive at kahit medyo maiksi lang.
At muli po, nagpapasalamat ako doon sa mga kaibigan natin dyan na laging nanonood ng mga ina-upload ko. Maraming maraming salamat po.